Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Kenneth Estrada, again. And for this video, bubuksan natin ang bagong dating, ang ating wireless lapel microphone from Lazada. So guys, if you are new here in my YouTube channel, please do not forget to hit the subscribe button and click the notification bell para naman updated kayo sa mga future vlogs ko. So guys, before we finally open this, gusto ko muna i-share sa inyo yung mga previous mics na gamit ko sa mga previous vlog ko. So I started this YouTube channel last year, mga late last year siguro, that was September 24 yung una kong post dito sa YouTube. And ang gamit kong mic noon ay ito. Itong mic na to. Actually, itong mic na to yung ginagamit ko right now. Ito ay Boya by MM1. And I think halos lahat ng mga nag-start mag-YouTube ay ito ang gamit. If not lahat, most of them. Kasi parang ito yung isa sa mga cheapest mic na mabibili nyo sa Shopee o kaya sa Lazada. And ang presyo nito, tanda ko nung nabili ko to, mga around 900 pesos. So yun, kung may makikita kayo mas mura, mga ganun yung range na 800 to 900 pesos. So after nyan, by the way, ito yung gamit ko nga pala nung nagpunta ako ng Bangkok and nagpunta ako ng Malaysia. Oo, tama, ito yun. So, kung gusto nyong malaman kung gaano ba ito ka-effective, just watch my previous video, yun, yung Malaysia trip ko, saka yung Bangkok trip. Ito po yung gamit ko nun, para lang po may proof tayo. At itong video na to, ito yung audio nyan. And then, after that, I used this microphone. Rode naman siya. So, guys, this is not a sponsored video, kaya kung napansin nyo, magkaiba yung brand ng mic na gamit ko. So, this is a Rode microphone. Maganda rin to sa pag-contain ng background noise. So, sobrang effective niya. Ito yung ginamit ko, the previous vlogs. Especially yung, ano ba yung maraming tao? Yung Are You Smarter Than Grade 5? Yun. Ito yung gamit kong mic nun. So, medyo malinaw yung pag-recept niya ng boses. At parang namumute niya yung mga background noise. So, ito ay nagkakahalaga ng mga around 4,500. Yan. 4,600, 4,700. Ganun yung presyo nito. So, yun. So, ngayon ang gamit ko is yung unang-una kong microphone. Kasi itong Rode, ginagamitan siya ng battery para mag-work. And right now, lobat siya. Wala na rin ako extra battery. Hindi na ako bumili kasi nga, I'll be using this one moving forward. So, tara! Let's open this wireless lapel microphone or yung Bluetooth microphone natin. So, guys. So, ito, 7,240. Medyo expensive siya. Okay lang. Kasi yung sabi ko naman sa sarili ko, once na ma-monetize yung YouTube channel ko, I will invest on my gadgets, yung mga equipments ko on vlogging. Kasi nga, ayoko naman ma-disappoint yung mga taong gusto kong panoorin. Alam kong hindi pa kayo ganun karami, pero gusto ko quality yung video na mapapanood ninyo. Kaya, pagsisikapan po natin na mag-switch na ako ngayon sa DSLR na camera o yung mga ganun po. Kasi right now, cellphone pa lang din po yung ginagamit ko pang vlog. Yan, ito po siya. Nakabak siya at may bubble wrap siya. Buksan na natin siya. Upgrade, upgrade na si Kenneth! So guys, gusto ko kasi kapag sa next travel ko, nakakapagsalita ako ng malayo. Yung hindi na siya wired. Kasi yung mga previous mics ko, wired siya doon sa cellphone ko. So parang medyo limited yung layo nung pwedeng kuhanan, yung ganyan. So, eto. At may papel siya. Wala, receiving copy lang siya. Ayan. Eto po siya. So, ang binili ko guys is yung dalawang lapel. Dalawang lapel
Meaning, pwede dalawang tao yung magsusuot. So, pwedeng mag-usap kami. Tapos, alam ko itong isa is yung ikakabit doon sa cellphone para siya yung receive nung boses nung dalawang nag-uusap. So, guys, nakasulat sa likod niya. Ayan. Nakasulat sa likod niya yung mga features nitong bago nating bili. Ang halagay dito, dual channel wireless receiver. Meaning, dalawang lapel. Digital 2.4 GHz frequency band. Hindi ko alam ibig sabihin nun. And then, meron dito, super clear recording sound. Sana nga. Compatible with smartphones, DSLR cameras, consumer camcorders, PCs, and etc. Oh, so guys, sa mga naka-iPhone dyan, ako naka-Android ako, sa mga gumagamit ng camera, pwede po ito. And then, lightweight and compact for easy carrying. Tapos, nakalagay din, hard case included. May hard case daw sa loob. Standard camera shoe mount and clip included. Siguro yung mga pinangkakabit. Up to 60mm or 197 feet operation range without obstacle. So guys, ang ibig sabihin nito, kunyari, itong bahay, hindi ko alam kung masasakop niya ba. Siyempre, kapag may harang, hindi niya abot yun nasa kabilang kwarto. Pero kung walang nakaharang, aabot daw siya ng 197 feet. So, sana marino pa rin, no? Tapos ito, sabi dito, power supplied by 2 AAA batteries for transmitter and receiver. So, ito ay hindi ata rechargeable dahil meron siyang battery. Pero okay na din yun. Kasi parang AAA lang siya. Kasi itong isa, yung malaki, yung mataba, yung ano niya. Ayan guys. Ito na siya. Shushan. So guys, ito yung hard case niya. Ayan. Parang lumabukas yung camera kanina. So guys, ito na siya. Ayan. Ito yung hard case na sinasabi. And then, pag binuksan natin siya. Ayan. Tadaan! Oh, diba? Okay. Buksan muna natin to. May kasama siyang... ito yung ilalagay sa lapel. Ayan. Ayan siya. Yung parang mic. And then, ito... Ito yung clip. So, dalawa yan. Kasi nga pang dalawang tao siya. Ito yung clip. And then, meron siya nito. Ito. Ito yung nilalagay sa... Wait lang, kunin ko lang to. Ayan. So, kung may ganito kayo, ito yung nilalagay dito. Ayan. Ito yung nilalagay sa ganyan. Para makabit siya. Para magkabit silang dalawa. Yan. Tapos, merong wire na, hindi ko alam. Dalawang wire. Yan. Actually, meron pa rin dito, isa pang wire. Alamin natin mamaya kung paano to. And then, ito yung mga, ayan. Ayan sila. Ayan sila. At ito pa. Ayan. Bali, tatlo po sila kasi yung isa, receiver ng voice, tapos itong dalawa, yung kakabitan ng netong wire na to sa yung cellphone. Yes. Ah, hindi. Yung sa ano? Yung sa mic. Saka ito. Para marinig. So guys, ito. Nakikita nyo to. Ayan. Ayan yung pang mic. Tapos, ito, yung i-attach natin dito sa ganito. So, nakasulat dito na receiver siya. Ay, the transmitter siya. So, dalawa ang ating transmitter at isa ang receiver. Itong transmitter, ito yung ikakabit sa tao na magsasalita. So, guys, ayan. Ipapasok nyo lang yan sa butas. Tapos, ito, ilalagay natin ito. Ayan. Lalagay lang natin siya dyan. Ayun, yan lumusot ah.
Lu! Ayun! Yan. So, ayan. Tanggalin natin to. So, guys, ito, nung in-order to, hindi ko alam kung paano siya or kung saan ba siya. Kasi yung kapatid ko yung umu-order para sa akin. Sabi niya lang, kuya, ano siya, 7,000, ganyan. Okay naman, binasa niya yung specs, okay siya, ganyan-ganyan. Tapos ako, si oo, tapos bayad, ganyan. So, ayan, guys. I-attach niyo lang yan, for example, sa ganito. Yan. Yan. And then, may clip tayong nakita kanina. Ito, yung clip na to. Yan, ayan po yung clip. At, papasok natin siya. Yan, ayan. Yan. Ayun! Yan. And then, i-clip natin siya sa damit natin. Okay, clip. Hindi, meron pala dito, pasukan ng mic. Meron siya dyan, pasukan siya nitong mic. Yan. Yun, yan. Nakapasok na siya. And then, saka mo siya i-clip sa iyong damit. Yan. Yan. Yan, oh. Yan. Yan. Ang pangit lang, guys. Wala siyang kasama ang AAA na battery. Power supply by 2. Okay, battery supply. Hindi, meron daw siyang kasama. Hanapin natin. Ah, features. So, wala. Wala nga siyang AAA battery. So, nagpabili na ako ng AAA battery para matest na natin. Ayan. So, hindi pa ito yung audio niyan, ha? Bali, hinihintay ko pang bumili yung kapatid ko ng AAA na battery for this. Pero, yan. Itong receiver natin, itong receiver na ganito, ang default niya is naka-clipper siya. Technically, pwede naman natin siyang i-clip dito. Pero, pwede mo rin siyang tanggalin. Yan, i-slide mo lang siya. Look! I-slide mo lang to. Masira ko pa. Yan. I-slide mo lang siya, tapos matatanggal na siya. So, pagka natanggal na to, eto, kasama siya doon sa package natin. So, ipapasok mo lang siya. Pasok na siya. Dito. Yan. Tapos, itong wire, may nakalagay naman siya kung ano yung pang mic, kung ano yung microphone, saka kung ano yung kay smartphone. Yan. So, ito yung microphone. Ilalagay natin siya dito sa line out. Yan. Tapos, ito ay ikakabit ko dito sa cellphone na nagpi-play right now. Now, meron pang isang butas dito. And that is for DSLR. Kung gustong marinig nung taong nagsushoot yung dalawang tao agad-agad na parang okay, malinaw pa naman yung reception, ito ang pwede nyo ikabit. Pero hindi ko to kakailanganin kaya itatabi ko muna siya. So yan. So hintayin natin yung AAA battery tapos itry na natin siya. Ayan, so guys, lumabas tayo ngayon para itry natin kung gaano ba ka-effective itong bago nating wireless lapel microphone. So, itatry natin siya. Ayan, kung lalayo ako, dun ka kaya, be? Ayan. Yan, hello everyone! Yan, maayos kaya ang audio nito. Hello, yan, sobrang layo ko na, no? Ito, tingnan natin. Layo ka pa, be? Layo ka pa? Yan. Hello, hello, hello. Can you still hear me, guys? Yan. So, sobrang layo ko na and sobrang linaw pa rin ng audio natin. Sobrang effective nitong ating bagong wireless lapel microphone. Yan. So, sana guys, magagamit ko na to after pandemic, makapag travel vlog ulit ako. Medyo mataas.
Yan, makapag-travel vlog na ulit ako. And I am very excited to use this lapel microphone. I-try naman natin yung dalawa. So guys, ngayon ay tatry naman natin is yung dalawang mic kung gagana ba siya ng ganito kalayo. Try magsalita, bro. Hello, I'm Kenneth's brother. Yes. So, nakikita nyo naman na sobrang linaw pa rin ng audio and nakaka-excite kasi pwede na tayong mang-prank, pwede travel. Na tayong mag-travel, na nag-uusap, ganon. Kasi yung mga previous travel namin, isa lang talaga yung nakakapagsalita, ganyan. Saka sobrang dali na kasi wireless na, no? Wireless yung ano natin, yung kahit gaano kakalayo, ayun, no? Kahit sobrang layo mo sa camera, malinaw pa rin yung reception audio. Ng audio. Tamang-tama po yan. And that's our BYWM4 Pro K2 na wireless lapel microphone. Again, this is not a promotion, but sobrang sulit niya. If you like the entire video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, follow me to my other social media accounts, and I'll see you again.